Ang next nating ating pag-uusapan ay yung feel, which is beauty is pleasant feeling. So meaning, how do we achieve that feeling? So, dalawa lang naman. Pwede natin ma-summarize sa dalawa lang. By using a mood board and art directing it. So by using these two, mood board and art direction, no, mas nagagawa natin consistent yung feeling sa lahat ng materials. So consistent yung feeling regardless kung anumang material yan. Print ba yan? Digital ba yan? 3D ba yan? Intangible ba yan? So, kaya natin magawang consistent yun with these two, mood board and art direction. So, identify natin kung ano yung mood board. So, next slide. Ang mood board is a physical or digital collage of ideas to convey the feeling, form, color, typeface, and etc. that you are trying to build without doing the actual output. Kasi ganito ang problema, no? Kapag graphic designer ka, you tend to go straight doon sa pagli-layout or pagdi-design, which is hindi siya process-wise tama. Kailangan meron tayong stepping stone na mood board, no? Sa mood board, mas mapakita natin yung kabuuan ng naiisip natin na, or na-imagine natin. So yung feeling, yung form, yung color, yung typeface, pwede nating isuma doon sa mood board na yun. So, ang gagawin mo lang is i-search lahat ng input sa possible, lahat ng na-imagine mo. Kasi ganito, no? Kapag ikaw graphic designer, tapos ang kausap mo, hindi magaling mag-imagine, nagkaka-problema with expressing your idea. Kung ba, may naisip ka, parang maganda po yung bilog, tapos maganda yung ganito, parang malungkot, blue. So, nagiging masyadong abstract para dun sa taong hindi masyadong nakaka-imagine. But with mood board, we can describe the feeling you are looking for with images and words using a mood board. So, tingnan natin yung example ng mood board. So, next slide po tayo. Ayan. Ito yung example lang po, no? Hindi naman kailangan ganyan lagi. So, ang mood board ay collage nga ng iba't ibang images. Could be words, no? Could be typefaces, could be font, could be texture. Kung ito ay hindi digital, pwedeng 3D item. Basta anything na tingin mo, magdi-describe dun sa naiisip mo, na-imagine mong output. Dahil pag na-curate mo to, no? Na-curate ng maayos yung input, pwede kang makapag-create ng output na mag-agree kayong dalawa nung person na kailangan mag-approve or person na hindi makapag-imagine. So next natin is yung output. Tingnan natin yung output. So, from that mood board, we can produce this kind of output. So, kapansin natin dun sa mood board, no? Next lang natin. Sa mood board, ay andun lahat ng elements na na-imagine ng designer na cold, white, quite gloomy, pero medyo masaya dahil with lights, tapos with trees, nature. So, nung nabuo niya yun sa isip niya, pag gagawin niya na yung output, mas malinaw na. Mas madali na. So, with that, no, naku-curate mo rin yung feeling. Dahil pag tinignan mo lang yung mood board na to, maka-feel mo na ay parang winter wonderland ito or winter feeling to, no? Parang cold breeze, silent night, something like that. So, feeling will direct the selection of effective elements. So, pag naggawa ka ng output na, mas madali na para sa'yo humanap ng effective elements. Dito na pumapasok yung effective elements. So, kung meron tayong required elements na required dahil yung kumpanyang to ay may daladalang ganun, like yung fonts, yung colors, yung shape, or yung image, required ng kumpanya, merong effective elements na based doon naman sa feeling na mabubuo mo. No? So, makukuha mo lang yung effective elements na yun kapag nabuo na yung mood board mo. Kasi, masisynthesize mo na yung feeling na kailangan mo eh. No? Pag naipon mo, pag na-experience nyo talaga to, no? Pag naipon-ipon nyo na lahat ng inputs na naisip niyo, tapos pinagsama-sama sa isa, makita nyo na, ma-imagine nyo na kung ano yung magiging output talaga. So, additional dun sa required elements, yung effective elements, para mas maging buo yung look and feel. So, sana nag-gets natin yun, no? So, sabi nga, once the chosen feeling is described and defined,
feeling will drive or direct the selection of effective image, illustration, typeface, color, and even the right words. Minsan, nagbabago pa yung words na ginawa ng copywriter. Nagbabago pa yun. Kapag nakita na nila yung mood board, ah, pwede pa natin baguhin ng ganito. Pwede pa natin enhance or somewhat modify. No? So, yun siya. So, very helpful yung mood board para sa teamwork or even for yourself kapag ikaw ay nagagawa ng graphic design. Pero minsan, kapag medyo sanayin ka ng gumawa ng mood board, kahit mag-browse-browse ka lang sa Google, no? Sa Pinterest, no? Makikita mo na yung search mong word. Parang search mo, sad. Makikita mo na iba't ibang sadness. Tapos na imbak mo na sa subconscious mo. Tapos sinerge mo naman, concert. So, sad concert. Hinarap mo lang concert. Nakakaroon ko ngayon subconscious mixing dun sa utak mo nung mood board mo. So, nagkakaroon ka na ng synthesis para kung ano yung gagamitin mong effective elements for your communication material. So, saan nagigets nyo yung mood board, no? Na essential siya sa pag-build up dun sa feeling na gusto natin para sa communication material natin. So, next is yung art direction. Art direction is basically assessing the overall feeling the material is making us experience if it is still on strategy despite the clutters that may occur from this. So, graphic design should communicate with words and images. Again, so, hindi lang dapat puro images yan, no? Pag puro image yan, sabi nga nila, image paints a thousand, ano? So, 1,000 words ba yun? Limutan ko na. So, parang gano'n, no? Pag picture lang, minsan magkakaroon ng miscommunication, no? So, kailangan masuporta natin ang words. At the same time, while keeping those two intact, make it beautiful. So, make sure na beautiful yan. So, andito eh, medyo kailangan mo lang ng maraming inputs pa para masabi mong beautiful talaga. Kumbaga, experience and intuition will come from different inputs na ating hahanapin doon sa pag-create ng mood board. So, medyo halo-halo na siya, no? So, pag buwa ka ng mood board, maraming inputs yun, di ba? Mabubuo mo na yung idea ng beautiful. Tapos, mabubuo mo pa yung idea ng feeling. So, with that, mabubuo natin yung effective communication using graphic design. So, next is, communication materials should be treated differently while making sure that look and feel is consistent across those materials. So, mapapansin natin na ang communication materials kasi, iba-iba talaga. So, dapat, ititreat natin sila differently dahil magkakaiba sila ng requirements. Pero dapat yung look and feel pare-parehas pa rin, no? Yun lang. Ulit-ulitin ko lang na kailangan consistent ka. Halimbawa, no? May nailabas kang material na parang tingin mo mali. Pero pag inulit-ulit mo yun, minsan naging parang ano na rin eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no? Yung mali na nailabas mo, pwedeng maging tama na rin siya dahil paulit-ulit mo, dahil consistent mo siyang nagagawa. So, yung look and feel nyo, kapag consistent mo siyang ginagawa, mas matatatak sa tao yon, sa audience yon, at eventually, mas ma-experience nila kung ano yung gusto mong sabihin na message. Ayan. Last thing is, hindi pa pala, second to the last, is learning the technical requirement of material and understanding our audience are requisite before working on the look and feel, for it is our guide and limitation in designing our materials. Ngayon, ganito. So, hindi porket nagamit mo na yung mga principles, no? Pero hindi mo na pinansin yung audience mo, hindi mo na pinansin yung technical requirements mo, effective na yan. So, lalabas, hindi yun effective. Dahil hindi mo consider yung audience mo na siya magiging receiver ng graphic design mo. Tapos, mali pa yung technical requirements mo, nag-print ka, RGB, tapos dapat embroidered yung shirt print pero hindi mo ginawang embroidered. So, nangyari, palpak pa rin siya. So, all in all, kailangan tatlo pa rin yung laman. Audience, technical requirement, and look and feel. Dahil yung dalawa, yung audience and technical requirements, yun yung magiging guides and limitations mo while making your creativity, your imagination run wild. Kasi pag puro imagination ka lang, yung look and feel kasi mostly creativity and imagination and feelings. You know? Kapag ginawa mo lang yan, pina-run wild mo lang yan, pwede mangyari yan. Hindi na siya on strategy or direction-wise, obstruct na siya or misleading na siya. So, hindi na siya tama. Kailangan kukonsider natin yung tatlo. Okay?
And last is directing the look and feel. How do we direct it again? So, importante yung dalawa, di ba? Yung technical requirement and audience, pero importante rin yung look and feel. How do we direct it again? So, identify and gather our required and effective elements. So, this time, effective elements. And prepare your mood board, then consider some design principles. Okay? So, hindi naman kailangan to sunod-sunod. Ano to? Medyo overlapping to, no? How, while you're working on your required elements, you could also be preparing your mood board. Tapos, in that way, mas napiprepare mo na rin yung effective elements for your eventually graphic design communication materials. Ayan. So, these are simple tasks we need to accomplish to produce compelling and effective design. So, remember, no? Remember, we are designing communication. Okay, so sa next slide. Remember, we are designing communication. And next slide is, remember, we are trying to communicate effectively and beautifully. Don't forget beautifully. Dahil pag hindi yan naging maganda, na hindi na siya, sabi nga natin, hindi siya mag, communication will automatically fail. Ayan, so, for you to help, no? Next is, you could use Google Images, Pinterest to browse inputs, no? Para mas maipon mo yung inputs na pwede mong magamit. And to create an output, you can use Canva. Yan, Canva, yung pinakasikat recently. Yung may easel din naman, may Crelio, may Adobe Spark. Yan. So, hindi porket ikaw ay graphic designer, kailangan alam mo agad yung Photoshop, Illustrator, InDesign, no? Even Adobe Animate. Hindi naman kailangan agad-agad yun. Pero, it's a big help kasi mas makokontrol mo yung ano mo eh, no? Yung elements mo.